ka pa lang, bigay todo na. Palakpakan natin ang Kitty Walkie! Ano yan? Ang cute! Ang cute na mga bagets na ito! Tsaka yung facial expressions nila, grabe. Paano yun? Patingin? Ayun yung ginagawa siya. Ang gagaling nyo namang sumayaw, pero kailan pa kayo natutong sumayaw ng ganyan? Matagal na po. 2 years na po. Mga ilan? 2 years po. 2 years? Paano kayo nabuo? Minsan po yung mga audition. Oo. Tsaka nag-audition. Tsaka parang ayaw nila akong kausapin. Ako pag nagsasalita, parang wala silang naririnig. Nasasaktan ako. Hindi naman. Sorry po. Okay lang yun. Okay lang. Magagaling naman kayo. Maraming salamat rin sa inyo, Kitty Walkie. Yay! Ang saya niyo ang umaga namin. Ang taray, di ba? Ang cute! Sasayaw pa sila. Bye-bye! See you later! Ay, lalaro na sila doon. O, ayun. Di ba, Bubay, nakakatuwang makita yung mga ganyan. Yung very active pa rin sila. Correct. Kasi di ba, ang dami ko nababalitaan, yung mga bata ngayon, nasa doblang ng bahay, hindi kumikilos, nakaupo lang at nakatutok sa gadget. Sa ginawang survey ng AsianParent.com, 98% ang mga bata dito sa Southeast Asia ang gumagamit ng gadget na pwedeng humihiram sa kasama sa bahay ng gadget o sila mismo ang may-ari ng gadget, ha? At 64% ang mga batang gumagamit ng gadget ay edad na 3 to 5 years old. Ang bata! Oh, ang babagit! Samantala nung ganyang edad ako yan, alam mo, lagi ako nasa labas niya, naglalaro, ganyan. Anong nilalaro mo? Mga larong pambata, yung mga uso dati, yung mga shato. Ayan, naglalaro ba kayo ng shato? Ito yung kawayan na pinapalo. O, alam niyo yung tumbang preso? Ayun. Ako ang favorite ko nun, patintero. Patintero! Ay, sobrang gusto ko siya. Lichon tinik. Ayan. Ano lichon tinik? Tatanong ka dun sa ano? Ha? Luksong bago yun. Ay! Luksong bago. Ay, iba na. Oo. Pero maganda yan ako. Di ba? Kung isipin mo, nakakamiss talaga maglaro ng mga ganyan. Di ba? Ang sarap kaya maging bata ulit, di ba? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo sa akin? Gusto mo talaga? Bakit ba? Anong mangyayari? Ay, why not? At para mas masaya ang ating playtime, nag-imbita ako ng mga makakalaro mo. Makakalaro ko? Yes! Please welcome ang cute na anak ni Little Nanay, si Chloe! Wow, Chloe! Kasama din natin ang isa sa naging alaga sa poor senorita na si Capriel. Cute-cute talaga nito. Ang anak ni Angeli De Leon na si Rafa. At makakalaro din natin today ang pretty daughter ni Sherlyn Reyes na si Aya. Hey! Angelo! Good morning! Hello! Pero ito pa ha, at last but not the least, ang pinaka-cute na batang gusto mong ihagi sa bubong mo. Ay, hindi! Sino ba yan? Ese, napaka-cute din ito, si Bubsy! Bubsy! Hello, hi, Bubsy! Yan ang morning! Yan ang morning! In fairness kay Bubsy, siya yung bata na mukhang tiyahin, no? Yung mga... baby pa ako! Ah, baby ka pa ba? Oo. Okay, sino sa inyo ang may alam ng larong tumbang preso? Ayun. Me! Si Bubsy lang? Ay, yung Sipa! Sipa? Ah, alam niya. Oh. No. Alam niyo ba? Lalaruin natin yan, syempre sa tulong ni Bubay. Yes, alam ko lahat yan, mga kids. O, eto, anong unahin natin? Eto muna. Yung sipa muna. Pwede sipa. Bang ipakita mo sa kanila, Bubay, kung paano ito? Eto ang sipa, ayan. O, ha? Ang sipa ay kailangan paulit-ulit na tumatalbog sa iyong siko o kaya sa paa na hindi dapat nalalaglag sa sahig. Yes, pero usually dahil mga bagit sila. Or pwede rin sila sa kamay. Dito sa palm mismo, sa kamay. Pero sige, ipapakita ko sa iyo paano laruin to, ha? Kids, ha? Para alam nyo. I know that game. You know this game? Okay, this is for you, okay? Look, one. Yes. Pwede ko na po sa iyo. Pwede rin dito. Sa palm. Oh, try it lang. Try mo nga. Be careful. Perfect! Kailangan slowly but surely para magka-points. Oh, ito naman. Talo naman yung tumbang preso. Ito naman yung tumbang preso. Ay, ang gusto ko yan. Kita nyo. Siyempre, meron tayong lata. Ito naman luksong baka. Meron tayong lata, mga kids. Look at the lata. Ayan. There. Yes, this week. And then you have, of course, chinelas. Ayan, chinelas. Slippers! So, ang gagawin ay gagawin natin pang
Ito yung pamato natin, pamato. Yung ating chinelas, okay? Pag sinabing go, kailangan nyo lang mapatumba yung look, tata. Look, look, look! Okay? Look, 1, 2, 3. There! Okay. At alam nyo ba yung sangkayaw? You want to try? Okay, try you wanna the try? You want to try? Okay, everything's free here. Come on. Wow! You should go try. Go, Aya! Go, Aya! Okay. There. Go, Aya! Wow! Oh, okay. No! Not like that! I want to try! Nice try! You want to try? Yeah. Later! We'll see. Ang sangkayaw naman ay magkakarera kayo habang nakaapak ang tigisang paa nyo nasa baon ng niyog. Ayun, kunin ulit natin. Ito yun. Ayan. Okay. Parang bunot siya. Ito yung baon ng niyog. Okay? You have to remove your shoes, okay? You have to remove your shoes para siya yung gumagawa. Ako na nga lang. Ayan, ayan, ayan. Ayan niya mo. Okay. Ayan, lalagay niyo lang dyan. Tapos? And then, kailangan niyo umikot. Ayan! Ayan! There! Oh, ayan ha! Ganun ang gagawin niyo. Hi! You have to walk hanggang sa finish line, okay? May boots ka pa kasi. Correct. Kung sino mahuhuna makarating sa finish line, siya ang magwawagi, kids. Okay? Oh. O, diba? Ang dali lang, diba? Opa! Ready na ba kayo? Opa! Sige. Okay. Hahatiin ko kayo mula sa dalawang teams. Ang team ni Boobsy, ang makakasama mo si Caprice at saka si Rafa. O Rafa, kay Boobsy ka ha? Tapos si Caprice. Tapos ikaw naman, Bubay, ang makakasama mo naman si Aya at saka si Chloe. Come on, Aya and Chloe. Yes. Chloe and Aya. Aya? No, Aya, you go there! There. Rafa and Caprice were... Waiting! O, makinig kayo ha. Ganito lang ang gagawin nyo. Sa first station, ang maglalaro ay si Aya at si Rafa. Ang gagawin nyo dito, tumbang preso. Pag natumba nyo na yung lata, pwede na kayo mag-start ang... Pwede na mag-start yung kakapi nyo. Pero para mas malinaw, pag natapos kayo, pwede nyo tapikin yung next. Para ibig sabihin nun, siya na yung susunod. Okay? Okay! Okay. Tapos sa second station naman, ang maglalaro naman si Chloe at saka si Caprice. Ang gagawin nyo, sipa. Kailangan makalimang talbog ito kahit dito lang. Pagkatapos nun, pupweso na uli kayo para tapikin yung susunod. At syempre, sa last station natin ang maglalaro, si Boobsy at saka si Bubay. Gusto ko yan! Ang lalaruin nyo, yung sangkayaw. Sangkayaw? Sangkayaw! Yes! Handa na ba kayo? Ready na kayo? Ready? Okay! 1, 2, 3! Go! Go, Rafa! Nyo. Ganitong games para at least makapag-bonding kayo at nakapaglaro pa kayo ng para nag-exercise ka na din. Correct yan. Diba? At syempre, masaya na. Eh, dagdag bonding pa. At totoong bonding ito ah, hindi yung sa online na lang nakikita na hindi nag-uusap, diba? Naku, yan na nga bang sinasabi ko eh. Ang gagaling mag-text ng mga bata ngayon pero hindi marunong makipag-usap sa ibang tao. Naku, itutuloy natin ang usapang yan sa pagbabalik ng Yan Ang Morning!
Kanina na umpisa na nating pag-usapan ang maagang paggamit ng gadget ng mga bata. Alam niyo ba na 1 out of 3 kids ang nakakagamit na ng gadget bago pa sila matutong magsalita? As in, mga toddler pa lang, yung mga 0 to 3 years old sanay nang gumamit ng gadgets. Ay, kaloka. Grabe naman yan. Mm-hmm. Samantala ko yan, ha. High school na ako na try nagkaroon ng gadget. Talaga? High school. Isa bagay kasi ngayon kasi iba na nga yung panahon ngayon eh. Medyo open na talaga yung mga parents na paggamitin yung bata ng mga gadgets naman talaga. Yes. Labi, halika. Halika, hindi na dali. Ano ba yung nilalaro nyo? Collect the color. Touch the color. Dapat po, makahanap po kayo nung kaparehas ng kulay na bola. Okay. And then, if it goes over here to the mouth, pasok lahat. Okay. So, naghahanap lang kayo ng same color. Opo. Ayun. So, color naman pala. Okay naman yan kasi yes, very educational, right? At least natututo sila sa kulay. Nang kulay. Pero sandali, merong question si Ate Marian sa inyo. Gusto nyo ba na maglaro tayo ng totoo na hindi gumagamit nito? Opo. Mm-hmm. Diba? Mas masaya yon? Sige. Maglalaro tayo ng kamay sa kulay. Kamay sa kulay. Ready na kayo? O, halika doon tayo. Tatuloy ko kayo. Oopsie, sama ka na dito. Can we go there? Rafa, halika. Okay, ang gagawin natin, may ruleta tayo dito, hindi ba? Papaikutin to ni Ate yan. Tapos kung saan tumama yung color, hahanapin yun. Example, tumama sa blue. Maghanap tayo ng naka-blue. Example, si Nana, yung pants niya, di ba, color blue. Itatouch niyo yon. So, ganun kasimple lang yung laro natin. Wow! Naintindihan nyo? Opo! Okay. Pero syempre, ang batang walang mahanap na kulay, syempre out na yon. 5 seconds lang. 5 seconds lang. Okay? Oh, sige, pwesto na tayo, ha? Sila. Go, go! Okay, papaikutin na ni Ate yan. Ayan na! Hop! Color? Orange! Orange! Oh, next color. Ayan na, Rafa. Ay. Color green. 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 Sa taas. I mean, over there. Rafa. Yes. Okay. Lahat nakakuha. So, lahat sila nakakuha. Pasok sa oras. Last one na. Last one. Yung pinakamabilis na unang makakakuha ang panalo. Color red! 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 Go! Go, Rafa! Wow! Ang pinilis na ba ng mga batang to? Lahat sila winners! Yay! O diba, mas masaya yung laro natin kesa na palagi kayong nakaupo at naglalaro kayo. Nag-enjoy ba kayo? Opo. Di ba mas masaya? Opo. Nakokorek ka dyan yan kasi kawawa naman kung lahat ng bata ang talino sa computer. Tapos, maukulelet lang yung anak mo. Kawawa din naman siya kung, di ba, tingnan kapag di nakikipag-usap at mag-isa lang sa sulok kaharap yung gadget. Kaya mabuti itong ganitong mga game. Sige, mga kids, laro na uli kayo doon. We gotta play! Kaya ang tanong, okay lang bang gumamit ng gadget ang mga bata na nag-start ng 0 to 3 years old? Okay lang ba sa inyo yon? Aba, magandang tanong yan. Ano, okay ba yan o wag yan? Sabi ni Mami, wag yan. Tayo po tayo, Mami. Ano po ang pangalan po nila? Miriam po. Miriam, ang sabi niyo po, wag yan. So, bawal munang pagamitin ng gadget ang mga nakababata natin mga anak pa. Bakit po? Siyempre, pag lagi pong gadget ang hawak, wala na po silang exercise, hindi na pinapawisan. Mas maganda po yung pinapabayaan ng bata sa lataas. Pero eto lang ha, ang pinag-uusapan natin dito ay 0 to 3 years old lang ha. Kung okay sa inyo yun, wag yan, okay yan. Naku, na ganun ang edad. Ate yan, kay Mami. Okay yan daw, okay yan. Okay yan. Bakit po okay? Okay lang, kasi kasi naman nasa labas sila, madisgrasya pa ang mga bata. Eh kung nasa bahay lang, nakikitong po ako, anong gagawin nila? Ah!
Taray! Oo nga naman, kaysa di ba pag 3 years old ka, masyado nang malikot. So, kaysa pumunta sa labas, sa bahay na lang, with gadget. Ang ganda niya pong magpaliwanag! In fairness ha, may point si Mami, pero ito, sumasulungat din. Huwag daw yan! Anong pangalan ni ate? Tayo po tayo. Elily po. Si Ate Elin, akit na rin ako dito, Mami Elin, para magka-hi tayo. Si Mami Elin yun naman, ilan ang anak nyo? Apat. Apat, tapos nag-shades kayo sa ulo. Mami Elin, bakit po huwag yan? Huwag yan kasi 0-3 yun. Yeah. Hindi nakapokus sa gadget lang kasi dapat ang mga batang ganun, alagain pa yun eh. Hindi siya dapat sa gadget nakatutok. Masisira agad ang brain. Oo. Naiiyak pa po kayo. Naiiyak pa siya. Okay lang po yan. Hindi nyo dapat damdamin yung mga ganyang issue. Ha? O, yan. Dito nyo na-issue siya. O, narinig na natin ang mga sinabi. Bubsy, meron pa ba dyan? Ay, naku, Ate Bubay. Kung sa inyo, wag yan. Nakakaloka. Ang daling makahawa. Uh-oh. Anong sagot nyo? Wag yan! Mas madaming wag yan! Wag yan! Oh, ha? Mas madami yung wag yan. Oo nga, parang kanta yun, di ba? Pero wag syempre, yan. Wag dyan yun. Siyempre, itong tinatanong natin sa audience natin dito, kung wag yan o okay yan, eh depende pa rin sa pagpapalaki ng mga magulang. Mm-hmm. Siyempre, kailangan eh kumuha din tayo ng opinion ng mga experts sa isyong ito, kaya panoorin natin to. Ang pinaka-benefit sa paggamit ng bata ng gadgets ay yung kung magagamit ito sa tamang paraan, makakatulong ito para lumawak ang kanyang kaalaman. Sa negative effects naman, ang pinaka-grabe siguro ay posible ang mga bata maging addicted sila sa paggamit ng gadgets or pwede rin sa social skills. Minsan, imbis na makipagkwentuhan, makipag-usap sa family, puro na lang gadgets din yung ginagawa nila. Isang negative effect din ay yung sa school. Halimbawa, kung puro na lang gadgets ang kanilang inaatupag, syempre hindi na yan mag-aaral. Ang current recommendation ngayon tungkol sa paggamit ng gadgets, dapat talaga from 0 to 2 years old, wala. Kung older children, dapat may limitation lang, 1 to 2 hours, tsaka dapat talagang may parental guidance. Ibig sabihin, yung content nung pinapanood, dapat alam ng magulang. Palagi ko sinasabi, sa lahat ng bagay, siguro dapat balanse tayo. Mm-hmm. Siyempre, hindi naman pwede na walang alam yung anak natin sa mga gadget. Lalo na sa panahon ngayon, parang mm-hmm. halos lahat yata yung gumagamit na. Pero at the same time, mas maganda pa rin siguro na yung mga anak natin nakikipaglaro sa kapitbahay, yes. O kaya sa pinsan nila, sa mga kapatid nila, kasi iba yung interaction eh. Iba yung nagagawa nun eh. Correct. So siguro sa lahat ng bagay, balanse ang kailangan. Makikipagkulitan na naman tayo sa mga bisita nating baget sa pagbabalik ng Yan Ang Morning! Iyan ang talaga sa mga problema ng mga magulang ngayon ay kung paano nila aaliwin ang mga bata. Correct. Eh, lalo na pag ganitong summer break, aba, buong araw nakatambay sa bahay ang mga bata. Imbis na yan silang manood lang ng TV, o ayun nga, mag-computer lang buong araw. Aba, bakit hindi nyo sila pagawin ng mga projects? Kaya naman meron kaming ituturo ni BFF. Kaya, let's do it like yan! Gagawa tayo ng beanbag. Ang maganda rito, pwede rin tumulong ang mga bata sa paggawa. Kaya, dagdag bonding time pa ito. O mga bata, sundan nyo si ate yan kung paano ang gagawin natin. Simple lang ang materials na kailangan natin para sa beanbag. O yung gagamitin nating pamato, kailangan nyo lang ng medyas. Siyempre, mas makulay, mas maganda. Tapos, kailangan natin ng mga seeds. Pwedeng munggo or kahit anong seeds na pwede nating ilagay sa loob. Ang una natin gagawin, kukunin natin yung medyas. Ngayon, kapag medyo mahaba yung medyas, pwede nating gupitin. Pero, mukhang maliliit naman yung mga medyas natin, di ba? Opo. Okay, ang gagawin natin, syempre, bubuksan natin, ilalagay natin yung mga seeds sa loob. Ayan, ito. Yeah. Ano na add? Okay. Yes, you add, you can minus everything you want. Put the beans inside the socks. Pagkatapos, ibobohol natin. Pero kung nahirapan kayong ibohol, pwede kayong gumamit ng rubber band para masarado natin siya. Ayaw, more. Rubber band.
At para naman sa target, kailangan nyo lang ng lumang lata para mas enjoy laruin. Tapos, talagyan natin ng design. So, kailangan natin ng mga ganito. Lata lang. Tapos, pwede tayong gumawa ng kahit anong designs. So, mga kids, kayo ang gagawa niyan, ha? Ayun. Magagaling itong mga babaeng ito. Okay. Kalat. This for you. So, yung mga kids na lang ang gagawa ng design okay, sa mga lata. Ikaw, Bubsy and Bubay, kayo na ang gumawa okay. Dito sa medyas. Put the sticker in the can. Siyempre, yung iba, gusto nila lagyan ng design. So, depende sa inyo. Ako, lalagyan ko yung akin. Palagay ko, maganda na ang nagawa nyo at lahat, pwede na. So, pwede na tayo maglaro. Yay! Okay? Kiss mo naman ako, Rob. Yeah! Wow! Isa pa nga, Rafa. Kiss mo. Wow! Pero ha, lalaki-lalaki reaction niya, Chris. Sabi ko na nga, abe. Dead na lang siya, Ate Rafa, Ange. Rafa, kick mo naman ako. Tingnan natin, tingnan natin. Rafa, kiss mo si Tita. Kiss mo natin. Rafa, kiss mo naman ako. Rafa, come on. Di ba katulong mo ako doon, ako nag-aalaga sa'yo doon? O, kiss mo ako. Rafa, kiss mo ako. Marunong daw siya kumaini, Bumsi. O, Rafa, kiss mo si Ate Yan-Yan. Kiss mo si Ate Yan-Yan. Yeah! Rafa, kiss mo ako si Bumsi. Nakapag-recycle pa tayo. Yes! So, ang gagawin natin ngayon, maglalaro na tayo. Maglalaro na! Kaya sana kayo ding mga nanonood sa bahay, subukan nyo rin gumawa nito. Tapos, padala nyo kami ng mga pictures, isend nyo lang sa aming Facebook at Instagram accounts. Correct! At ang the best dito, naku, paulit-ulit natin siyang malalaro. Kaya naman, let's play na, kids! Come on, let's go! Let's play! Ganitong kasimple lang ang gagawin natin. Pupunta kayo dito, tapos etong ginawa nating beanbag, isushoot lang natin dun sa mga latang dinesign nyo. So, kapag na-shoot yan, ibig sabihin, okay. Pag hindi, lilipat uli kayo dun sa likod, yung next naman yung magta-try mag-shoot. Correct. Okay? Okay. Okay. Kids, are you ready? 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 Okay, ready na si Rafa. Yan, 2, 3, go! Papa! One more. Wow! Okay, next. Up and up. Oh! One more. Hey! Okay, oh, next. Sorry. Take a freeze. Oh! Ganun na lang ako ka-freeze pa ganun. Ay, okay. Ako, sayang. Next. Did you win? Up. Isa pa, Clara. Okay. One more. Pag ganun. Behind me. Pag ganun. Ay, wala na si Clara. Oh, next. Boopsie. Next. Oh! Oh! One more. Hop! Sige, maglaro muna kayo dyan. Balik Alindog Moves na naman ang sunod nating aaralin sa pagbabalik ng Yan Ang Morning! Sabayan natin ang init ng summer with high energy Zumba moves. Kita nyo naman para sa lahat ng edad ang Zumba na ito. Handang-handa na ang mga bagets ko. Kita nyo naman, naka-outfit pa sila. Kasama din natin ang SSDD Senior Volunteers of Quezon City at BSA Power. Are you ready? Yes! Okay, so i-demo ko muna ang mga moves na gagawin natin. So first, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
So, tatlong beses natin gagawin yon. And then after, kapag katapos ng tatlo, mag-break lang tayo ng turn 1, and 2, and 3. And then, next step natin ay step, side, and step, and side. And then after nun, half lang tayo, half lang. 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6. Apat na beses natin itong gagawin. Yung half rise. Half yes, rise. Half. And then yung pinaka-last natin, simple lang. Ano yan? Parang ano lang, cha-cha, lambada lang. Lambada. Lambada lang. Tan-tan-tan, 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 tan-tan-tan. Kabilang kamay naman. Tan-tan-tan, tan-tan-tan, tan-tan-tan. So, ganun kasimple lang. Nakuha nyo ba? Nakuha! Opo! So, kung nakuha nyo na, music please. Formation! 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 Ganyan lang lagi tayo, positive, dito sa Yeah!